ready na? Hello! Welcome mga kamar sa aking channel! Hello! Akong Lazada for sale. So, dumating po ito kanina and I decided na i-share ko sa inyo kung ano ito. This is not sponsored po. Hello! Hello! Paulit-ulit. Ay, nako. So, kumusta kayo mga kumair? Everyone and mga sisi and ikaw, lahat kayo na nandyan na nanonood ngayon, kumusta po kayong lahat? So, diba, ang cute ng hairstyle ng lola niyo ngayon. Oh. Hindi ako marunong magtali niyan. Yung kapatid ko lang ang magaling mag ganyan. So sabi ko, talian mo naman yung buhok ko na ganyan. So diba, mukhang ano, parang Chinese na hilaw. So anyway, today is good afternoon and mayroong dumating na ayan. Parcel galing Lazada, which is in order ko. Kung hindi ako nag-order, syempre walang darating, di ba? So, ayan siya. Dumating siya kanina, napakabilis. Nag-order ako last 2 days ago. And pangatlong araw, dumating na siya kaagad kanina. Nagulat ako, naunahan pa niyang yung mga last time ko na in-order sa Shopee. Mas nauna ito. So, ang bilis. So, ngayon, share ko lang po sa inyo. Mag-quick unboxing haul ako sa parcel na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Wala lang. Share ko lang. So, ayan siya. Ayan. So, mag-quick unboxing tayo. Yes! Quick unboxing! O, diba? Kamusta naman kayo mga kamayers? Sana okay lang kayong lahat. O, kamusta naman kayong lahat? Ito na siya. Gugupitin ko na bago pa humaba ang vlog ko. Dal na naman ako ng kung ano-ano. So, ayan siya. Ano ba yan? Alam nyo ba? Kung isasubtotal ko yung mga pinamili ko sa Shopee in Lazada, baka ma-heart attack lang ako. Kung iisipin ko, kung inipon ko na lang yun, di ba? Ang dami na. But anyway, alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong nandyan kayo na yung iba. Alam ko naman na hindi lahat mahilig mag-shopping online, especially mag-Lazada o mag-shop or Shopee or mag-Shein or whatever man na online. Pero karamihan talaga, lalo na kapag ladies, ang hilig mag-online shopping. Lalo ngayon, pandemic, walang magawa, scrolling. Ah, kaganda nito. Alam mo ba kung ilang items ang nakaparada sa aking Shopee? Kagabi, napansin ko, 95 pieces. Nakaparada yon. Lahat yon gusto ko, pero hindi ko pa siya napi-place order. Kaya ang nangyari niyan, kapag boring ako, ginagawa ko, ano ako, mag-scroll down one by one. Tapos kung ano doon, yung pinakagusto ko, yun ang lucky na uunahin ko muna i-place order. And yung the rest, next month naman. So, unti-unti, kasi hindi natin kayang yung 95 or 98 na i-place order in one order, di ba? Wala tayong pera, ubus na. So, ayan na, kita nyo na. O, di ba? So, ito po siya, ayan. Ano siya? Hindi siya man lang binalot. O, tingnan mo. Kasi ako, naglalasada din ako. Bago lang ako lasada. Pero ako, lahat ng item ko na siniship ko sa mga nag-order, talagang secured packaging yan. At may preview pa. Pero ito, wala siyang plastic. Ayan. But anyway, okay lang. Kaya na natin. Ganun yung gusto niya, di ba? Hindi lahat ng seller ay pare-parehas yung thoughts and ano na, yung plan kung paano dapat gawin. But, ikaw, Sisi, ano gusto mo? Gusto mong ganito lang ba? Or nakabalot man lang sa paper? Or yung kahit mo nalang dyaryo, tapos lagyan ng ribbon, o diba? So, ayan, ito po yung dumating. Ito po yung nakuha ko, na in-order ko. Ayan siya.
Ang cotton niya is spandex. Ayan. Ayan. O, ano masasabi ninyo? Hindi ito ang in-order ko. Oh my God! Ko. I'm so disappointed. Naiinis talaga ako. Hindi lang ito first time ko na-encounter. Pero hindi pa rin ako nadala, which is my fault naman. Pero, alam ko naman na kahit kayo, maiintindihan mo na once kapag may gusto tayong item, lalo na kung mga pampag-girl thing, damit man o whatever, kapag gustong gusto talaga natin, di ba, binibili natin. Kahit mahal o mapamura man yan. But, this time, eto, I'm so disappointed. So, ang review ko, hindi ako masaya. Kasi hindi po ito yung in-order ko. Napakalayo po ng itsura niya compared doon sa picture na in-order ko. So nakita nyo naman, kayo na po yung bahalang humusga. Yung sa in-order kong picture, ang pinag-place ko pong kulay, polka dots na itim na may ribbon sa harap na pwedeng ilagay sa likod. May ribbon po siya, kaya siya in-order ko. Kasi favorite ko yung dress na fitted, tapos may ribbon siya. Yun ang reason kaya in-order ko. Tapos, black polka dots yung in-order ko kasi mabili siya, partnera ng kahit anong sandals. Ngayon, ang choices doon nung in-order ko, polka dots black, polka dots white, and polka dots yellow. Nakita nyo naman, pig-screenshot po yung shop niya. Pero, ang dumating, polka dots red. Ayan, parang red-orange. Ayan. Tapos, Wala siyang ribbon. Parang pantulog lang. Tapos, yung tahe, buhol-buhol. Tapos, hindi talaga ako masaya. Yung cotton niya, spandex yung cotton niya. Yung normal na mga tela na ginagamit ngayon, mga pantulog, mga pambahay, yung mga ginagawang crop top. Ito, yan. Polka dots na red, na may white na heart. Tapos, walang ribbon. Tapos, hindi nga ito yung in-order ko, hindi ito. So, pambahay lang to. Diyos ko po naman. Sino ba sa inyo, sisi, ang mga naka-encounter din ng ganito? Diba? Nakaka-disappoint. Ay, nako, Lazada. Well, isa rin akong seller ng Lazada, pero... Ano naman, ginagawa ko naman yung best ko as a good seller. Yung ginagawa ko kapag ako, lahat ng items ko na pinupost ko na for sale, lahat yun, actual posted. So kung ano yung picture na nakita ng buyer ko, yun yung actual na makukuha nila. Unlike this one, iba yung in-order ko sa dumating. Oh my God! Yung nag-order ka, na ang kala mo ay kaganda-ganda, pero yung dumating, ganito. Wala, na-surprise talaga ako. Hindi ko talaga inakala na ganito ang itsura niya. Excited pa naman ako, kasi ang sabi ko, ang bilis ng shipping fee, which is good. Tapos pangalawa, pig-reconsider ko na kahit hindi siya naka-plastic or naka-wrap paper man lang. Kahit dyaryo na nga lang, nailagyan ng ribbon or maliit na sticker. Konting bagay yun, kasi ganun yun na ginagawa ko. Hindi ako napapak na walang something nakabalot sa item. Tapos, ang layo sa personal, tapos wala rin siyang message sa akin na tanungin ako, ma'am, wala pong polka dots na itim. So, pwede po ba na polka dots na pula? Wala siyang message sa akin. Bigla na lang nagpadala si seller ng ganitong kulay. So, yeah. So, ganon. Lesson learned. Huwag magtiwala kaagad. Buti na lang talaga, isa lang ang binili ko. Alam niyo kung bakit? Plano kong bilhin yung apat na kulay na nakikita ko doon. Yung tatlong kulay. Polka dots yellow, polka dots white, and polka dots black. Wala ito sa choices. At ito ay polka dots red and white heart. Yung mga na model niya, bilog na polka dot. Ito heart na ano. Ay nako. Hindi naman ito kasalanan ni Lazada, syempre. Kasalanan ito nung seller kasi mali yung
actual post na photo na pinopost niya. Kaya huwag niyong tularan, huwag kayong grab ng grab na mga photo sa Google or whatever man. Tapos, gagayahin niyong ipopost doon sa tindahan niyo, shop niyo. Tapos, yun ang ititinda niyo. Pangit yun. Ano yun? Gawain ng mga mandurugas. Kailangan, kung ano yung actual post, magtiyaga kayo na mag-pictorial. Katulad ng ginagawa ko, nagtiyaga akong i-pictorial yung mga items kong paninda ko sa Lazada. And yun ang actual na item na makukuha ng mga bumibili sa akin. Hindi yung, naku, Diyos ko po, kumukuha sila ng mga peking picture sa kung saan-saan din sa Google or whatever man. Tapos, yun ang pinupost nila sa mga shop nila. Tinatamad silang magkuha ng picture one by one sa mga item. Ay, naku, Diyos ko po. So, ayan, pwede na. Pwede na, at least naman dumating. Magagamit ko to pantulog. Diyos ko po. Malambot naman yung tela niya kasi okay naman ang spandex. Okay naman. Nakaka-disappoint nga kasi hindi nga ito yung in-order ko. Tsaka walang indicate na yung jet dress na in-order ko ay spandex. Sabi niya cotton. Tapos may splits pa. Di ba kita niya naman sa picture. So ayan, ginagalit ako ni seller. Ay nako, tagigil talaga. Tagigil. Ayoko na nga mag-order. Nakakainis. Hindi naman ito yung in-order ko eh. Pero ito yung dumating. Diba, diba? Oh my God! So ayan, mga sisi, mga kamayar ko dyan. Bago pa akong ma-stress ng lalo. Hanggang dito na lang yung vlog ko. So kayo na po ang bahala mag-usga. And kung ikaw ba ay madi-disappoint ka din na yung in-order mo pagkalayo-layo ang itsura sa dumating. O diba? But in a way, still grateful kasi at least may dumating na something. So, hindi na sayang ang pera ko. So, ayan. Shout out sa mga ano, mga mahilig mag-shopping dyan sa online. Be aware. Mag-ingat kayong lahat. Huwag masyadong magtiwala sa mga pictures. Kasi alam nyo na, iba ang in-order sa dumating. Well, hindi naman lahat, diba? Hindi naman. Pero mostly, ganun talaga. Kasi, pang-apat ko na yata ito, pero ito yung pinaka-the worst. Kasi yung the rest naman, okay naman. Pero ito, na super excited ako dahil sa ribbon na ilalagay dito, wala naman palang ribbon. So, anyway, thank you mga kamayar and everyone for watching and see you on my next vlog. Don't forget to comment down below and subscribe to my YouTube channel and click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlogs soon. For now, bye-bye na po. Have a nice day. Bye-bye.